Alam niyo, a few days ago, I posted something on social media, something that happened in my life. Ganun naman ako eh. I post on my page, on my social media, yung mga natututunan ko sa buhay ko as I get along. I just don't post motivational quotes or inspirational stuff. Most of the time, lahat ng sinasabi ko at sinishare ko sa social media, napagdaanan ko na rin. And so, nung isang araw, I just shared an experience about me selling my dream big bike. Alam nyo naman, di ba? If you have been a follower of the feast for a long time, alam nyo naman, 2 years ago, pag gustong-gusto ko talaga makabili ng motor, panahingahan pa rin ko sa asawa ko noon eh. Gustong-gusto ko makabili ng big bike. And then, 2 years ago, meron akong gustong big bike na yun talaga yung pangarap ko. Sabi ko sa sarili ko, gustong-gusto ko tong big bike na to. Ito yung pangarap ko. Naka-wallpaper pa yan sa cellphone ko kasi gusto ko talaga, gustong-gusto ko, pinagdarasal ko. Pero sabi ko sa sarili ko, hindi ko to bibilin kung mangungutang lang din ako. Kasi during those times, 2 years ago, I was in the middle of eradicating my debt. So, ginawa ko, sige, habang tinatanggal ko yung utang ko, nag-iipon din ako. I was praying hard, I was working hard. And then, by God's grace, after 2 years, finally, nabili ko yung big bike na pangarap ko nung December. Cash. Walang utang. Grabe! Ang saya-saya ko talaga. Nakapag-ride ako, kasama ng mga kaibigan ko. Ang sarap ng feeling na nagmomotor ka, na lumahampas yung hangin sa mukha mo. Talaga nakaka-relax, nakakalimutan ko lahat ng problema ko. Plus, I have good friends whom I can chat with, whom I can ride with. Ang saya, ang sarap ng feeling. Grabe. However, I had to let it go the other day. Why? Kahit sobrang saya ko, pag nagra-ride ako, hindi talaga kaya ng oras ko. Bakit? Kasi mahina ang 6 na oras sa isang linggo para makipag-ride. Aalis ka ng alas 5 ng umaga, babalik ka ng alas 12 ng tanghali. Medyo quick ride na yun. Ganyan. Diba? Pero, I realized that this hobby is not a joke. You really need to make time for it. And sabi nila, kapag mahal mo, paglalaanan mo ng panahon. Alam nyo, ang totoo ito eh. Mahal ko naman ang pagmumotor. Kaso, sa season ng buhay ko ngayon, mas mahal ko yung ibang bagay. I have a growing family with 2 little boys. I have a growing business. I have a car selling business, buy and sell. With people's livelihood, may mga tao ako na umaasa din dun sa negosyo na yon. I also have a growing ministry here at the Feast na nasa middle pa ng pandemic, which I also lead. At lahat ng yun, yung mga bagay na mahalaga sa buhay ko, lahat yung kumakain ng oras ko. As much as I love riding, ang sarap magmotor, I can say I would always choose family, business, and ministry over long rides. Kasi nga, imbis na sa pagmumotor, i-devote ko na lang dun sa ibang pang priorities ko sa buhay. And you know what? Somehow, it was painful as I was letting go of my motorcycle. Alam niyo, sanay ako magbenta ng kahit na ano, malaking bagay. Pero in the past, nagbenta ako ng mga gamit dahil wala akong pera. No choice, kailangan. Pero ngayon, hindi pera yung dahilan. Ang dahilan, kasi kailangan ko yung oras. Kailangan kong iset yung priorities ko straight. It's somehow painful in a different way. And ang nakalungkot nun, I had to let it go. I also lost money. Obviously, nag-depreciate yung motor. I lost almost 60,000 pesos dahil sa depreciation. But I guess the lessons that I learned was more valuable. And yes, when I sold my big bike, there is pain. Pero alam niyo, itong nakakatuwa. Masakit, pero meron ding tuwa. Meron ding saya. At meron ding kapayapaan sa puso ko. Bakit ako masaya? Because I know that the pain that I chose is the pain that will make me grow as a person. Diba? Ang sakit-sakit. Nung pinangarap ko yung big bike na yun. Tapos, 6 months lang, i-let go ko na kagad. Parang tagal kong ipinag-ipunan, pinagdasalan, hindi ako makatulog noon. Tapos, after 6 months, kailangan kong i-let go. But it's okay. Because the pain that I chose is making me grow as a person. Alam nyo, nung binenta ko yun, kahit masakit, feeling ko parang ibang tao na ako nung binenta ko yun.
And I know this, a few years from now, babalikan ko yung araw na binenta ko yung motorsiklo na pinakamamahal ko. And it will be one of the most important events in my life, wherein masasabi ko na nagkaroon ako ng spiritual growth spurt. It made me grow as a person, made me better as a man. And so, I shared that on my Facebook page, and dito ako nagulat, lo and behold, shinare ko yun. Surprisingly, daming tao nakarelate. It was shared more than 1,400 times, especially by new people na hindi ko dating followers. Maraming nakarelate, maraming naliwanagan, maraming na-bless, maraming tao ang natulungan. Pero tingnan nyo ito, ha. I was just living my life. And unknowingly and unintentionally, I didn't know that that one decision to sell my bike and that one decision to post it on social media can actually influence and help a lot of people in their own lives. Ang dami nagchat-chat doon, nagko-comment, sinasabi, bro, ang tagal ko nang pinag-iisipan kung bibili ba ako ng motor o ibibenta ko to, etc. Ngayon, I know the answer. Thank you, bro, for this enlightenment. Ganyan-ganyan. Ang daming nakarelate. Maraming natulungan. Maraming na-impluensahan. Today, my dear friends, why am I sharing this to you? Today, I would like you to look at your life. Is your life inspiring? How are you influencing other people? Are you a good influence or a bad influence? Sana good. Hindi mo kailangang maging sobrang galing. Kailangan mo lang maging totoo. Kailangan mo lang ilabas yung pagmamahal ng Diyos sa buhay mo. And today, as we come into worship, I want you to think of one person whom God is calling you to influence for Jesus. And alam nyo, here's the thing. Minsan sa buhay natin, marami tayong mga taong gustong tulungan. Pero alam nyo, as an influencer, etong totoo ha, ako po, ang dami kong followers sa social media, more than 400,000. Pero alam nyo, every day, I get a lot of messages from people asking me for good advice and how to fix their lives. And sad to say, there are times I cannot answer all of them and it breaks my heart. Kasi yung iba, brother, tulungan mo ako ganito, anong gagawin ko, solve my problem. Gusto kong tulungan pero hindi ko matulungan lahat. I'm trying to save everyone, but I just can't. Hindi kaya ng oras ko, hindi kaya ng panahon ko. And because I can fix them all, so I sometimes feel bad and guilty. That's why, you know what works for me? I always remind myself constantly na minsan, hindi naman natin kailangan ayusin at iligtas ang lahat ng taong nangangailangan sa paligid natin, sa lahat ng pagkakataon. Why? It's physically and mentally and emotionally impossible for all of us to do that. But I want you to remember this, that God doesn't call you to be the source of grace for that person. Because He is the source. He is grace Himself. God is just calling you to be the pipeline, daluyan, channel of grace. Kapatid, God isn't calling you to be the Messiah, but He is calling you to be the messenger, the influencer. Because the truth is this, you don't have to save everyone every time. Only God can do that. But through your words and deeds, you can always influence someone and lead him closer to our real Savior, Jesus Christ. God made you an influencer. Don't waste it. That's your responsibility. May we all lead each other closer and closer to our one real Savior, Jesus. Amen.